Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang pinaka-ayaw talaga ng ating Panginoon ay yung balat kayo o mapagpanggap. Yun talaga yung ayaw niya. Kahit tayo din, di ba, ayaw din natin yung mga taong kunwari, ganon, pero hindi naman pala. So, yun yung ayaw natin. Kasi ang gusto ng Panginoon ay yung totoo. Kung ano yung totoo, yun ang dapat mong ipakita, yung dapat mong gawin. Yun yung dapat mong isabuhay, yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga dito sa ating gospel ngayong gabi, pwede natin sabihin na medyo galit itong ating Panginoon sa mga eskriba at mga pariseo. Bakit siya galit? No? Eh, ito yung mga taong doon sa templo, sila yung nagdadasal, sila yung namamalakad sa buong templo, sila yung mga sinasabi nating malapit sa Diyos. Pero alam na Diyos na paimbabaw lang. Alam niya na itong mga pariseo at mga eskriba ay hanggang doon lamang sila sa mga pakitang tao, yung nakikita ng tao lamang yung kanilang ginagawa. Kaya nga sabi niya dito, they love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greeting in marketplaces, and the salutation, Rabbi. Kasi yung title na yon, parang it gives you honor. They respect you, they obey you, they honor you. So habang binabasa ko ito kanina, sabi ko, naku Lord, parang ganito rin yata ako. Pharisees at saka Rabbi, no? Kumbaga parang, you know, when they call you father or deacon or sister, no, parang, you know, may title. And that title comes with respect and honor. Pero ang tanong nga sa atin na mga may title ay ginagawa talaga natin yung ating mga dapat gawin kahit walang nakatingin. So yun po yung malaking pananagutan natin sa Panginoon. Kaya hindi madali itong pinapasok nating buhay, mga brothers sa religious and sisters, kasi ang laking pananagutan natin ito sa Panginoon. Mabuti pa yung mga lay, dahil hindi masyado sigurong malaki yung expectation ng Diyos sa inyo. Pero sa amin, talagang malaki. No? Kaya siguro, imbes na kami yung humingi ng dasal, ay nang kayong humingi ng dasal sa amin, siguro kayo yung kami ang humingi ng dasal sa inyo. Kasi at the end of our journey, ang tatanungin sa amin ng Panginoon ay talaga bang isinabuhay mo yung sinumpa mong tungkulin at bukasyon o paimbabaw lang. No? Eh samantalang kayo, wala naman kayong sinumpaan. Kaya siguro very good kayo sa Panginoon all the time. So mabigat, no? My brothers and sisters, itong mga sinasabi ng ating Panginoon. Lalo na, I think, meron pinupunto ang Diyos dito eh, si Jesus. Kung bakit niya medyo, hindi niya gusto itong mga scribes and mga Pharisees. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi they act like kings and princesses. Ito yung ayon ng Diyos. So hindi lamang yung kanilang they want recognition or something, pero they act like as if they are God themselves. No? So sila yung mayroong mga utusan na dapat lahat ng bagay ay nasusunod base sa kanilang gusto. At pag hindi yung nasunod ay sila'y galit. No? Marami akong kakilalang ganito na medyo
Ang gusto lang nila yung dapat masunod, hindi sila nakikinig. Kasi dito, sabi niya, do not be called masters. Kasi yung kinukuha niya dito is yung title, entitlement. Kaya nga, ang sinasabi niya, if you really wanted to love, if you really love me and you really wanted to follow me, sabi ng Panginoon, the greatest among you must be your servant. No? The greatest among you must be your servant. Alam niyo, isa sa mga kwan ngayon, dito sa mga middle class dati, madaling kumuha ng servant, no? Ng maid. Ngayon, pahirapan na. Kung meron man, hindi nagtatagal. Kasi nga naman, alam mo bakit? Kasi ang liit ng sweldo nila. Minsan wala pa silang day off. Wala pa silang mga may batas na sila ay dapat tumanggap ng tawag doon, SSS, pag-ibig, ganyan. Hindi naman sila binibigyan. So, and then kulang sila sa tulog kasi kailangan gumising na maaga. Kailangan hintayin si mama at si sir na umuwi ng gabi bago pa sila matulog. I know it because I've met a lot of them. So, hindi natin masisisi na wala nang makuha ang mga middle class na mga kasambahay. Kasi nga, in the past, probably, pwede natin pagsisihan ang ating mga nagawa na we are not that kind to them. No, we're not that kind to them. I know, marami sabi nga ng isang kone, ay naku, Father, yung nagsisimba dyan araw-araw, kung marinig mo lang paano niya murahin ang mga katulong niya sa bahay, ay tatiti, yung balahibo mo tatayo. Kasi para silang walang kwenta. As if hindi sila tao. Parang utusan lang. Kasi nga, binabayaran sila everyday. O monthly. Kano bang bayad sa kanila? 3-5. Isang buwan. 3-5. 24 hours mo silang kailangan. Sabi ko, itong mga katulong na ito, kung sila'y nasa ibang bansa, milyonaryo. Kasi sa Australia, isang oras na trabaho doon, $20. Sige, magbayad ka nga ng $20 for 24 hours a day. Tingnan natin kung kaya mo. Kaya doon, walang katulong. No? Walang katulong kasi, you know, they cannot afford. But here, it's because it's very cheap ang labor ng mga kasambahay. Ay, ganun na lamang yung treatment sa kanila. So, we are different. No? Sinasabi ng Panginoon is, if you're really a Christian, you should be different. Huwag nyo silang gayahin. Yung mga entitled na mga tao, huwag nyo silang gayahin. Kaya sabi niya dito, he's challenging us that if you want to be the greatest, sabi niya, then you have to be the servant of all. Mahalin mo yung mas mababa sa'yo. Sabi nga ni Pope Francis is, be a servant to the servants. Ikaw magsilbi sa mga taga-silbi. Tuwang-tuwa ako doon sa isang bahay. I think dalawa lang yung, sa tagal ko ng pare, no? Merong dalawang bahay ako nakita. Ang katulong nila, yung kwarto nila may aircon. Dalawa pa lang. Kasi pag nagbe-bless ka kasi ng bahay, lahat ng bedrooms bine-bless mo, no? Sabi ko, wow, swerte naman ang katulong nyo dito, naka-aircon sila. And sabi nila, eh kasi father part sila ng family. No? Dalawa pa lang. I've been blessing a house for 9 years. At ang isa sa mga nakita ko, yung pagkaliit-liit. Alam mo yun, parang bodega. Meron pa nga isa na talagang na, yung puso ko ay talagang nadurog. Kasi yung higaan ng katulong, doon din nila inilalagay yung mga damit nilang labahan. So imagine mo yung amoy ng mga damit kasama doon yung bed ng kasambahay nila. So sabi ko, anong klaseng Kristiyano itong mga ito? So my brothers and sisters, I know that you're not like that. No? And if you do that in the past, maybe it's time for you to say sorry to God. Dahil God will judge you. No? When you see Him face to face in heaven. So whoever exalts himself must be humbled, but whoever humbled himself will be exalted. So the Lord is really asking us to be different.
Not to be different from the things that we see, na sometimes parang normal lang, pero tayo, dahil alam natin na ang Panginoon ay mahal na mahal niya yung mga sumusunod sa Kanya, at ayaw na ayaw niya yung mga nagpapaimbabaw, then humingi tayo ng tulong sa Kanya. Lord, no, help me to be true to my identity as a Christian, that I belong to Christ and I act and live and speak and care like Christ.